habang patuloy na marami akong nakikita sa lansangan. Mga taong aking natatanong at talaga namang nakaka-inspire ng kanilang mga sagot patungkol sa ating pandemic hero. Hindi ako magsasawang ikutin, lakarin, puntahan ang mga lugar na maaring mapuntahan hanggat kaya. Kaya kong abutin, kaya kong lakarin, kaya kong lakbayin. Ako si Taong Gala at samahan niyo ako sa araw na ito sa isang panibagong pagkipagsapalaran ng Kylie Sorby. Pagtatanong patungkol sa ating pandemic hero, ano nga ba ang kalagayan sa puso? Sa pagkakataong ito, atin namang papuntahan at papasukin ang Bikutan. Ito mga kaibigan, magandang araw. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito, atin po namang alamin ang tunog dito sa Bikutan. Alamin natin kung ano ang tunog ni Francis Leo Marcos sa mga taong naririto at pipilitin natin abutin ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Siyempre mga kaibigan, ito po ang Kylie Sorby. Samahan niyo ako para alamin ang tunog ni Francis Leo Marcos. Mga kaibigan, magandang araw. Ngayon po naman ay nandito tayo sa Taguig, Bikutan. At syempre may nakita tayo nagtitinda ng kakanin, si Kuya. Ano hong pangalan, Kuya, kung okay lang? Reggie. Reggie? Okay, Kuya Reggie, matanong ko lang, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Hindi lang po, kilala ko na yan sa Facebook. Opo. Titita ko lang po yan. Opo, hindi mang personal pero sa Facebook, sa YouTube. Ano hong pagka alam niyo sa kanya? Ganda rin naman ang ano niya. Sa bansa. Siya yung namigay ng bigas nung panahon ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, di ba? Kaya ako na itatanong sa iyo, Kuya, kasi tumatakbo siyang senador sa ngayon, number 44. 12 senador ang pipiliin natin. Kung sakali ba mapipili mo siya sa 12? Hindi naman po. Pumutaan natin para maganda ang ano na. Pumutaan natin. Pakilan naman kaya para sa iyo? Doon sa 12, pakilan siya? Pang una. Number 1? Okay. Mairirekomenda mo ba siya sa mga kamag-anak mo? Oo, sila. Okay, ngayon Kuya, isang tanong. Sa katulad mong isang vendor ng kakanin, ano yung mga nararamdaman mo? Kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Sana, magtulungan kami para hindi na ako magtinda. Aha. Oh, yun lang po. Yun lang po. Maraming salamat Kuya ha. Thank you so much. Mga kapatid, mayroon tayong nakita ng dalawang magkaibigan na naghuhuntahan dito. Si nanay may tinda, si nanay naman ay bibili lang. Ay, ano kong pangalan? Rachel po. Nanay Rachel, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Narinig ko lang siya sa mga balita, sa mga Facebook, nakikita ko siya. Yun nga po, namimigay siya ng mga yung ayuda. Yun. Okay naman po sa akin, parang gano'n. Okay, wala naman ako nakikita ng bad word. Hindi rin po ako nag-aano ng mga bad na mga naririnig ko. Basta, ang very good lang nakita ko sa kanya, kahit nagbibigay siya ng ayuda, pangangailangan ng mga tao. Yun lang ang ano ko sa kanya. Kaya ako na itatanong sa iyo, Inay, kasi sa ngayon po, tumatakbo siya ng senador ngayong halalan. So, 12 senador ang pipiliin natin. Kung sakali, pang ilan naman kaya siya? Or mailalagay ba siya sa listahan mo? Basta Marcos kami. Pang ilan naman kaya siya sa listahan ng senador mo? Basta makasama siya. Okay. Kaya re-recommenda mo ba sa mga kamag-anak mo? Siguro, pati hindi ko na siya kailangan i-recommenda kasi kilala na siya. Okay. So, kung sakaling magkaroon ng pagkakataon, nakaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Ay, thank you sa lahat ng naibigay niya sa panahon ng pangangailangan ng mga tao.
Yun. Maraming salamat, Tay, ha. Thank you so much. Ngayon naman, si Ate, anong pangalan, Tay? Sherlyn Agustino. O, tulad ng tinatanong ko kay Ate, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Hindi ko po siya kilala, pero yung tatakbo po kasi ngayon na, ano, na presidente. Kilala mo? Opo. Okay. Pero si Francis Leo Marcos, yung tumatakbong o tatakbong senador, ay hindi mo kilala, wala kang knowledge? Wala. Kasi, parang ngayon lang kasi ako, pero matagal na po akong butante. Okay. Siya yung namigay ng bigas sa panahon ng pandemya, no? Hanggang sa kasalukuyan. Tumatakbo siyang senador. Eh, yun sana yung itatanong ko sakali kung 12 senador natin napipiliin, pang ilan kaya sa'yo or ipapasok mo ba sa listahan? Opo, kasi yung sa pamilya ko po sa probinsya, Marcos din po talaga sila. Ah, okay. So, bagamat hindi mo siya kilala at wala kang narinig, pero dahil sa Marcos siya, pipiliin mo, opo, parang ganun. Opo, kasi maganda daw po kasi nagbibigay daw talaga ng tulong ang mga Marcos. So, kung magkaroon ng pagkakataon, sa katulad mong vendor o nagtitinda dito sa kalsada, at makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Salamat po kasi yung narinig ko nga rin po talaga si Marcos, talagang namimigay po talaga siya sa mahihirap, nagbibigay siya ng tulong. Yun po yung yung kwento din ng mga magulang ko. Ipapakilala mo ba sa mga kamag-anak, kaibigan mo siya? Opo, kasi at saka dito sa amin, Marcos din po talaga yung nila. Anong pangalan natin? Sherlyn Agustino. Ate Sherlyn, maraming salamat, ha. So ayan po mga kaibigan, si Ate Sherlyn, wala ho siyang idea no, patungkol po kay Francis Leo Marcos, pero malawak po ang kanyang nalalaman basta't usaping Marcos. At dahil dyan, sabi nga niya, basta Marcos, isasama niya dahil ayon sa kanya, matulungin ang mga Marcos. Kaya may sasama niya si Francis Leo Marcos sa listahan ng 12 senador. Andyan siya. Pang ilan? Siya kung sakali sa 12? Pangatlo po. Pangatlo. So nasa pangatlong senador niya, ilalagay si Francis Leo Marcos. Bagamat mga kaibigan, hindi niya kilala. Subalit, sa apelyido lang taglay nito, ay napili ni Ate na isama sa kanyang listahan. Maraming salamat at samahan niyo kami. Kasama ko si Pinturados. Tutuloy-tuloy pa rin kami sa pagtatanong dito po sa lugar ng Taguig, Bicutan. So ayan mga kaibigan, nandito naman at syempre si Tatay kapapanayim namin, nakita natin. Tay, ano hong pangalan? Good morning nga pala. Good morning po. Anong pangalan? Moon Bautista. Tatay Moon, ako po si Taong Gala at kayo po ay nasa Kanji Sorbi. Taong Gala. Opo, isa ho akong vlogger. Ngayon ang tatanungin ko sana kung kilala nyo si Francis Leo Marcos. Narinig ko na. Ano ho ang pagkakarinig nyo? Anong pagkakaalam nyo patungkol sa kanya? Kandidato, di ba? Kandidato. O, si Tatay, alam niya kandidato. Oh. Pero aside doon sa kandidato, bago pa man dumating yun, ano ho narinig sa kanyang pagkatao? Wala pa. Okay. Si Francis Leo Marcos, Tatay, siya yung namigay ng bigas na nag-viral sa Facebook at YouTube noong panahon ng pandemya hanggang sa kasalukuyan. Kama yun. Opo. So, sabi nga ninyo, kandidato, may idea na kayo. Okay, so ngayon may idea na kayo, alam yung kandidato. Ang sunod kong tanong sana, kung mapipili naman ninyo sa 12 kailangan. Saan ba siya? Taga, sa May Grand Midos. Hindi, anong probinsya? Ilocos. Ilocos. Ilocano. Ilocano. Awin. Anong tinatagpuan niya? Senador po. Senador. Opo. Oh, okay na po. Wow. Oo. Oh. Matanong ko lang tayo, na-curious lang ako. Bakit nung tinanong mong Ilocano siya, sabi niyo okay Ilocano lang po. Ilocano po. Oh, kaya pala. Oo. So Ilocano siya. Oh. Eto tay, Ilocano kayo. Oh. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap niyo siya, kausapin niyo siya, ano masasabi niyo? Ilocano tay sa Ilocano. Makikita niya. Naimbagag siya pa yung apo. Sigurado ko yung tibutos ko, kanyayo. Maibibigay ba sa mga maipapakilala niyo sa mga kamag-anak niyo rin po kasama sa mga kaibigan dito. Oo. Oh, mga bindot, mga namimili. Oo. Mga namimili ba araw-araw dito? Oo. Bibigyan natin ng card. Bibigyan natin. Ayun, oo. Para makilala siya. Maraming salamat, Tatay, no? Tatay Moon, ha. Thank you so much po si Tatay Moon, no?
ay isa ho palang Ilocano. Kaya ho, talagang walang kumbaga pagdududa at walang alinlangan. Number one sa puso niya, ang isang Francis Leo Barros. Sulit nun, di ba? Opo. Basta sulit nun, nandito tayo. So mga kaibigan, at mayroon tayong nakita nga, eto si Kuya, nagbibilang ng kanyang benta, isa hong buko vendor naman, tanungin natin. Sarap, buko sarap. Good morning Kuya, dami mo na ang benta. Kumusta naman po ang bentahan? Okay lang po. Maria talaga, ano? Okay lang po. Oo, tsagaan na lang. Tsagaan. Oo. Well Kuya, matanong ko lang Kuya, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano kung magkakilala niyo sa kanya? Siyang mabait na tao. Mabait na tao? Nabigay ng bigas ng panahon ng bali niya. Hanggang ngayon po, namimigay pa rin. Oo, tama. Hanggang ngayon, namimigay pa rin. Ngayon Kuya, kaya ko na itatanong, kasi tumatakbo siyang senador sa kasalukuyan. At tayo naman mamimili ng 12 senador, tama po ba? So doon po sa 12 senador, pang ilan kaya siya o mapipili mo ba siya? Siyempre, may pili ko siya. Pang ilan po Kuya? Baka, una lang pa siya. Kalaunahan. Sa unahan, number one? Oo, number one. So, kasi mabait po siya eh. Ano ho ang batayan na number one siya? Aside doon sa mabait? Matulungin. Oo. Yan. Saka manuwin sa mga tao. Mapagbigay. Mapagbigay. So, kaya mo, mairirekomenda mo ba sa mga kapamilya mo or kakilala? May papakilala mo rin po ba siya? Opo, kakilala. Okay. One last question Kuya, kung magkakaroon ng pagkakataon bilang isang buko vendor na nakakaranas ng ganitong sitwasyon sa panahon ng pandemya, magkaroon ka ng opportunity na makita at makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya na hingi ako din tulong. Opo. Para kasakot yung negosyo. Oo. Saka maligay sa mga tao mahihirap dito. So, makakarating Kuya at maraming salamat. Ano? Maibabatiin ko ba kayo? Pinabati ko sa yung mga pamilya ko sa Batangas at saka yung asawa ko sa ospital. So maraming salamat Kuya ha. Tuloy lang ang buhay. Sige po. Ano lang tayo. Thank you. Good morning mga kaibigan. Sa ngayon naman ay nandito tayo sa isang nagtitinda ng manok. Ayan, good morning po, ati. Matagal na po ba kayo nagtitinda ng manok? Magka-dalawang taon po. Dalawang taon. By the way, ati, ako po si Taong Galano. Kasama ko si Pinturados. Nasa Calle Sorbe po tayo. Ano ang pangalan nyo? Kung okay lang. Pau po. Oo. Ati Pau, matanong ko lang sa inyo, kilala nyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo, napapanood po sa Facebook. Sa Facebook. Ano pong pagkakaalam nyo base sa napapanood ninyo? Namimigay ng bigas, ng tulong. Oo. So, kaya ko na itatanong, kasi ho, sa kasalukuyan, tumatakbo siyang senador number 44. At syempre, isa kong malaking usapin yun, lalo na nasa YouTube. Isa siyang viral na personalidad sa YouTube, di po ba? So, ang tanong ko sa ate, maisasama mo ba doon sa 12 listahan? Pwede naman po. Pang ilan po kaya? Hindi ko pa ma-share po kung pangan eh, kasi wala pa akong listahan talaga ng mga. Pero doon sa 12, at least may sasama mo siya. Okay. Ano ang batayan at kailangan may isama natin siya sa 12? Noong una po, tumutulong talaga siya sa kapwa niya. Oo. Uh-huh. May pag-asa bang mairekomenda mo sa kamag-anak, kakilala ang kanyang pangalan? Pwede naman. Pwede rin. Okay. Kung magkakaroon ng oportunidad na makita mo siya bilang vendor, yung basa at nararanasan mo ngayong pandemya, anong sasabihin mo sa kanya? Siguro, tuloy niya lang din yung pagtulong niya sa kapwa niya. Tuloy niya lang yung ginagawa niya. Okay. May babatiin po kayo? Okay, maraming salamat ha. Thank you so much sa ating. Paano nga tayo? Sayo mga kaibigan, nandito naman tayo. Si Kuya naman ay nagtitinda ng pansit. Kuya, magkano naman ang ganitong pansit? 20. 20? Ang balot. Nakakailang balot ka? Nakakaubos? Sa isang kilo po, sir. Ano po? 11. 11? 11. So magkano kinikita nyo naman sa ganyan? Konti lang po. Konti din lang? Barya-barya lang. Barya-barya. Barya-barya lang. Okay. So, sa kanya sa isda. Ah, isda naman siya. Okay. Uy, Kuya. Matanong ko lang, kilala niyo si Francis Leo Marcos? Ako. Sa vlogger na, ilala ko ng bago. Ano pa kakakilala mo aside sa pagiging vlogger niya?
Sa pagkakaalam ko lang kasi yung ano sa kanya eh, nagsimula niya siya sa ayuda. Oo, oo. So, doon siya nag-inimigay siya ng mga ayuda. Namigay ng ayuda, bigas. Bigas. Oo. Kaya ako na itatanong sa'yo, kasi sa ngayon ay tumatakbo siyang senador, number 44. So, 12 senador na pipiliin natin, may papasok ba natin sa listahan? Kaya, kanyang sir. Pangarap? Kaya. Kaya? So, pakilan kaya? Pakilan? Sakali lang. So, wala pa. Basta't kaya, may pasok. Kaya niya may pasok. Kasi okay. Alam naman natin yan ang ginagawa niya. Tutulong din naman siya sa mga... Ang isang katanungan ko pa rin is, maire-recommenda mo ba sa mga kakilala mo at kamag-anak ang ganyang pangalan? Para sa akin lang, matunog na kasi yung pangalan niya eh. Matunog na lang. Sa mga, kahit sa mga kapitbahay ko, alam na rin. So kung magkakaroon ng pagkakataon na magkaharap kayo, nagtitinda ka ng isda, anong sasabihin mo sa kanya? Bili na po. Maaari kong pumili. Oo. Anong yung mga nararamdaman ninyo, anong pong pwedeng ipabot niyo sa kanya? Sana po. Sana tuloy-tuloy lang niya yung, ano niya, yung sinimulan niya. Matutulong sa mga hihirap. So maraming salamat Kuya ha. Thank you so much po. Oo, thank you. Ito naman si Nanay, nagtitinda naman ng mga gulay-gulay. Ano hong pangalan ay? Nani po. Nani, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Ano hong pagkakakilala niyo? Sabi mo, mabait na tao, matulungi sa kapwa at wala sa mga mahihirap na gaya namin. Oo po. Kasi ang alam ko, ano niya ngayon, programa niya sa mga vendors. Talaga. Okay. Tatakbo siyang senador, number 44. Kung sakali, pipili tayo ng 12 senador, di po ba? Pang ilan naman kaya siya sa listahan mo? Ay, ako po, hindi ako magsasalita. Hindi magsasalita? Oo, nasaan ko na lang po yun. Pero may sasama sa 12 kung sakali ako. Kasama po siya, pero hindi ako magsasalita. Kung pangilan, okay. Oo, unawaan po natin siya na eh. Mahirap ka po magsalita. Opo. Pero, pwede rin po bang mai-recommend at maipakilala sa mga kamag-anak mo? Pwede po. Wala pong problema. Ngayon, kung sakaling ganitong sitwasyon mo, nagtitinda ka ho, ano naman po ang sasabihin mo kung sakaling magkaharap kayo? Nagkaharap kayo, anong sasabihin mo sa kanya? Mahirap po yung salita. Mahirap po yung salita. Mahirap? Oo. Basta nasa puso na natin yun, kung ano, kung sino dapat natin, karapat-dapat na iupo. Nasa atin po yun. Tayo po ang nag-ano sa kanila. Tayo ang may hawa. Okay. Mahirap po magsalita. Ayan, sabi ni Nanay, napakahirap po magsalita. Tunay nga, action speak louder than words. Sa kanyang mga ngiti, sa kanyang mga mata, nababasa natin ang puso. Ang puso niya ay nariyan, ang isang Francis Leo Marcos. Salamat, Nay. Thank you so much. Pero maaaring po siya magkita sa siyempre yung mga so ayan, good morning. Mayroon tayong nakilalang truck driver. Good morning tayo. Ano ho pangalan? Maximo Padilla Jr. Ano pa? Maximo Padilla Jr. Okay, may kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Anong pagkakilala niyo sa kanya? Mabait naman. Ngayon ho kasi tayo, tatakbo siyang senador, number 44. Kung sakali ba, may sasama po ba sa 12 listahan? Sasama ko yun. Isasama. May re-recommenda mo ba sa inyong mga kakilala, mga kaibigan? Oo. Dahil sigurado ko yun. Dahil sa amin, ang mga Marcos, talagang solid. Okay. So ngayon, Tay, kung sakali man, magkaharap kayo, anong sasabihin mo sa kanya? Idol, galingan mo. Kailan ko ba sabi ko sa kanya, idol ko talaga. So, ayan, thank you. Maraming salamat po. Yan po si Tatay na isang truck driver. So, ayan mga kaibigan, si Kuya kumakain ng lugaw. Ayan. Darong po. Good morning, Kuya. Good morning. Ano hong pangalan kung mararapatin? Ano hong pangalan nyo? Arnold po, Arnold. Kuya Arnold, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Yes po, nakikita namin yun eh. Sa YouTube, ano? Opo, ganun. Okay, kaya ako na itatanong kasi tumatakbo siyang senador, ano, number 44. Mayroon tayong 12 senador na pipiliin kung sakali pa mapipili mo naman siya. Si, ano po? Si Francis Leo. Yes, tumutulong sa kapwa eh, kasi hindi natin ilalagay yan. Yun.
Sa so, sino yung tumutulong, yun na ilalagay. Hindi yung mga hindi tumutulong, yun na ilalagay mo. Patay na naman tayo niyan. Kari na naman tayo niyan, di ba? Oo, maganda yung punto ni Kuya. Kung sakali, Kuya, magkaroon ng pagkakataon na, halimbawa, kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Eh, siyempre, pag pagpatuloy, yung pagtulog niya, tuloy-tuloy lang. Kung ano man yung mga nagbati ko sa kanya, wala yun. Tuloy lang tayo. So, ang mahalaga, makatulong. Ganda kasi ng balik nun. So, ayun po. Ayun ang sinabi ni Kuya. Maraming salamat. Thank you so much, Kuya, ha? Pasensya na tayo. Kasi nanonood ako ng vlog niya, eh. Kasi yung lugar niya, maraming lahat ng mga mayayaman tao nasa lugar niya. Ay, tama. Binubulabog niya yun. Oy, mga kapitbahay. Baka pag namatay kayo, hindi na madadalay kayamanan nyo. Tonto ako sa mga ganong word na sinasabi niya. Tama naman yun. Diba? So, followers si Kuya. Salamat, Kuya, ha? Thank you so much. Yeah. Maraming salamat. So, ayan mga kaibigan, nandito si Kuya, isang truck driver. Good morning, Kuya. Ano humpang pangalan? Ariel po. Kuya, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo, yung napapanood ko sa Facebook po. Yung namimigay po ng mga bigas, tumutulong sa mga may hirap. Okay. Kaya ako na itatanong, Kuya, kasi tumatakbo siyang senador sa kasalukuyan. 12 senador naman ang pipiliin natin kung sakali pa may papasok ba sa listahan. Opo, kung maaari po. Pang ilan naman kaya sa'yo? Sa akin po, kung nire-rate ko po. Oo, pang ilan siya? Kung sa 12? Sa akin po, mga pangalawa po siya. Pangalawa. Wow, pangalawa. Okay. Kung magkakaroon ng pagkakataon, Kuya, na magkaharap po siya, anong sasabihin mo sa kanya? Siyempre po, kung mabibigyan po ko ng tulong, magpapasalamat po ako sa kanya. Okay. Ere-recommenda mo ba sa mga kapitbahay at kakilala mo ang kanyang... Oo naman po, kasi po, yung ginagawa niya po, tumutulong po sa mga may hap. So, maraming salamat. Di na kita masyadong abala. Alam kong dumadaan lang. Mga kaibigan, si Kuya, na ano lang natin sa klat kasi dito sa kalsada. Pero anyway, thank you so much, Kuya. Maraming salamat Kuya. Thank you. So, ayan mga kaibigan, nandito naman. Napaka-unique. May nakita tayong trike driver na babae. Good morning, Nay. Ano ang pangalan? Crystal po. Ilan hong anak nyo? Tatlo. Anong trabaho ni sir? Nag-e-bike din po. Ah, parehas kayong dalawa. Magkano kinikita naman sa ganito? Depende po eh. Hindi po pare-parehas minsan. Yung pinakamababa? 500. Ito ba sa inyo na or boundary? Hindi, boundary lang. Magkano boundary? 300. 300? So kung kumitang 500, may maiuwi kayong 200. Okay. Kaya kung ito na itatanong na eh, kasi tatanungin sana kita kung kilala niyo po si Francis Leo Marcos. Okay. Anong pagkakilala po ninyo? Ano siya yung mga nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap mga ano. Oo. Okay, kaya kung itatanong ko sa inyo kasi tatakbo siyang senador, no? Kung sakali meron tayong 12 senador naman na pipiliin, may papasok ba siya sa listahan mo doon sa 12? Opo naman po. Pang ilan po? Sakali man. Opo, mga nasa top 5. Okay. May re-recommendat, may papakilala mo rin sa mga kamag-anak. Opo. Sakali. Kilala naman. Okay, kung magkakaroon ka ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang truck driver, anong trike driver sasabihin mo? Anong sasabihin mo sa kanya? Sabihin ko lang po sa kanya na maraming salamat po sa marami pa siyang naitutulong. Sana po bigyan pa po siya ng kalakasan ng para po marami pa siyang matulungan. Maraming salamat na yun, ha. Thank you so much po. Thank you. Good morning, ano pang pangalan? Rodman. Oh, grabe. No. Dennis Stewart. Oh, Rodman Stewart. Kala ko Dennis Rodman. Rodman Stewart po pala. Tatay Rodman. Yes. Paunang tanong ko sa inyo, kilala niyo po si Francis Leo Marcos? Ah, sa Facebook lang kayo. Doon ko na ako nakikilala. Oo. Pero yung tunay na hindi ko pa rin namimit siya. Yes. So doon lang sa Facebook. Ano ho yung pagkakala mo? Pagkakilala base doon sa mga naririnig mo pabot sa kanya? Tumatakbo ba yan? Po, number 44 sa si Senado. Yan po yung sinosorbi mo namin. Senador, kung sakali. Ganon. May isasama ba sa listahan mo kung sakali?
pag-isipan natin. Pag-isipan. Kasi ano kami, meron kaming sinusunod sa aming church. Kaya, ah, okay. Oh, so kung anong mga... nakalista sa ano namin, kasama niya sa church. Kaya hindi ako sigurado kung sa ngayon. Pero pwede bang humingi ng pananaw? Ano ho yung pananaw mo sa kanyang pagtakbo bilang senador? Kasi hindi ko naman narinig yung kanyang mga ano eh, mga adhikain eh. Adhikain? Oo, oh, kaya wala akong idea na ano. Pero narinig ko na sa Facebook na ganun, nakakatulong siya, nakakatulong din. Parang si Ajo Rafi, ganun din. Okay, oo. Siya ho ay kasama po sa kanyang plataforma ay ang agrikultura, mabahay at edukasyon para sa lahat. Yun na yung kanyang mga platform na kanyang nais tahakin kung sakali. Anyway, sa ngayon po si tatay ay wala pa siyang undecided pa siya dahil nakaantay siya sa kanilang grupo. Meron kaming pagkakaisa kami. Yun naman ay iniginagalang at nirerespeto natin kasi may mga organisasyon na talagang solid kung ano ang kanilang mandato mula po sa kanilang mga kataas-taasan ay siya pong sinusunod hanggang sa pinakailalim. Magpaganon pa man, isa sa magandang mga puntos na binitiwan ni tatay ay kilala niya at nalulugod siya sa kanyang pagtakbo. Although hindi niya kilalang personal. So, last ano na lang tay, baka may babatiin niya. Ha? Bababatiin niya. Pinabati ko yung aking Diyos. At saka po, muna yun. At lahat ng mga kandidato. Sana maging magkakasundo-sundo sila. Wala nga. Maraming salamat tay, ha. Thank you so much. Wala bang aduin. Ayun na yan. thank you so much tay. Maraming salamat. Maraming salamat din. So, ayan mga kaibigan. Nandito naman tayo ngayon sa kay nanay. Ang mga tinda naman niya ay mga saging at mga ano. Hey, kumusta naman ho ang ganitong klaseng pagtitinda? Okay lang po. Okay lang po yung bentahan. Kumusta naman ang kita? Nakasapat lang po. Sapat lang? Tanong ko lang, Nay, kasi ano, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo. Anong pagkakaalam niyo? Balita ko lang nagbibigay po ng mga bigas. Ang mga bigas? Oho, may bibili mo na lang. Kaya ako na itatanong sa iyo, Nay, kasi tumatakbo siyang senador. Apo. Sa ngayon. Ngayon po, ang tanging tanong ko sa iyo, maisasama mo ba sa listahan? Kung sakali? Opo, sakali. Pang ilan naman kung sakali? Jack, mailan siya? Sa'yo? Mga 10. Mga 10? Opo. Okay. May... kasi bago siya eh. Gusto ko yung mga bago naman. Ayoko naman yung datihan. Ah, okay. Pero may papakilala mo rin sa iyo mga kamag-anak at mga kakilala? Opo. Okay. So ayan mga kaibigan, din na natin nung istorbohin si nanay kasi marami pong bumibili. Pero sabi nga niya, maisasama at kilala naman niya. So ayun, Nay, thank you so much. Ay, din na kita istorbohin kasi marami pong bumibili sa iyo. Ayan, salamat po mga kaibigan, thank you so much. Pa! Nandito naman tayo sa mga habal-habal. Yeah. Ito po yung mga habal-habal rider. Kumusta tayo? Ilang taon na kayo naghahabal-habal? 4 na taon. Apat na taon? Grabe, matagal na, no? Okay. Ang isang tanong ko sa inyo, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano hong pagkakakilala niyo sa kanya? Ang alam ko yan ay isang taong pilantropo. Pilantropo? Matulungin? Matulungin. Pero ayon sa naralan... nababalitaan ko ay kontra ang ibang mga politiko sa kanya. Okay. Pero tama lang naman, para sa akin, tama lang ang ginagawa niya. Ginagawa niya. Oo.
Siya kayo na itatakbo, number 44 si Senado, ano? 12 ang pipiliin natin. Kung sakali doon sa 12 listahan mo, may sasama mo ba siya? Oo. Pang ilan kaya tayo? Oo. Kaya Ilocano ako eh. Oh. Ah, kaya pala. Un ba nung? Pan ilan po kaya sa listahan mo? BBM tayo. Baka number one sa akin. Number one. Okay. So, kung magkakaroon ng pagkakataon na kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Eh, kung sakasakali, papatingin ko siya, halimbawa, ay, dahil wala pa naman eleksyon, sasabihin ko siya na huwag siya mawala pag talagang sulit ang Marcos. So, maraming salamat tayo. Sa kayo naman... Matapos ang aming mahabang pag-iikot ay umabot na rin sa punto na nalubat na rin ang aming kamera. Galing pa kasi kami sa Pateros at dumiretso kami ng Bikutan. Ngayon nga lang ipinalabas namin ito. Kaya nakaramdam na rin kami ng pagod, uhaw. Kaya nagdesisyon na rin kami na tapusin na ang aming galing sorbi at umuwi. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon ay nais kong balikan ang lugar na ito upang suyurin naman ang kahabaan ng release ng train. Ito ang punto na hindi namin nakunan ng opinyon. Madami sa mga tao ang naririto ay mga nasa laylayan ng lipunan. Karaniwan sa kanila ay mga vendor. Kaya hindi na namin nabalikan at hindi ko na nakunan ng opinyon. At siguro sa susunod na pagkakataon ay muli nating aalamin ang kanilang mga salubin. Sa muli mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Naway nagustuhan ninyo ang videong ito. Bigyan nyo lang ako ng malaking hug, like and share, at subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod kong mga video. Siyempre, maglagay din kayo ng komento sa ibaba hangkong maaari lang. At nang sa ganun ay malaman ko rin ang iyong salubin. Binabasa ko po yun. Kasama po si Pinto Rabdos TV, ako po si Taong Gala. Sana'y subaybayan po ninyo at patuloy na tangkilikin ang susunod pang mga kalisorbi. Mabuhay po tayo at magandang araw.